Ayun, sigasuhin ko muna yung mga binili ko na mga gulay. Ayun. Kaya ikaw, Jenny Kalansay, ikaw Inday, ha? Kailangan talagang bumili ka ng mga ano, mga gulay, yung alam mo yung pampataba. Kasi mas gusto ko pa ngayon matataba yung mga mukhang bawi na katulad ko kaysa yung kalansay. Kasi dati-dati, ipinagsabihin din akong kalansay daw. Kasi nga naman noon, ayaw kong tumaba. Pero ngayon, kahit anong sabihin nila dahil ako naging baboy na ako, eh mas maganda na yung baboy kaysa kalansay. O, di ba? Pero wala na atang pag-asa sa'yo, Jenny Kalansay. Inday, baka mamay kahit anong ipakain ko sa'yo, o siguro sa kasisinghot mo, ha? Iba-iba kasi siguro yung mga nilalaklak mo dyan. Kaya kahit anong pagkain ipapakain ko sa'yo, kahit ano pang gulay na healthy food, o kahit ano pang mga karne, o kaya ipapakain ko sa'yo, kahit street food, siguro hindi ka na rin talaga tataba, no? Talagang kalansay ka na nga talaga. Tingnan mo, mukha ka namang bangkay. Pagkatapos ikaw pa yung may ganang manlait kung ano yung talino ko. Hello? Ako? Lalait yung talino ko? Makikita mo sana kung anong IQ ko, gago. Bago ako nagiging managing director sa Pilipinas noon, nakinuha ng international company, tang ina kahit sino, kahit ilaban mo ko kahit sino, kahit kay Duterte, kahit kay BBM, I am sure na mas matalino pa rin yung ano ko, yung result. Mas mataas pa rin talaga yung result ng aking ng aking IQ test o kay personal assessment test. Kaya huwag niyo akong do not do not teach the do, okay? Tangina nyo. Huwag nyo akong gaguhin. Pagdating sa mga gaguhan, di ba? Wala nang mas gago pa sa akin. Pero yung sasabihin nyo na, na ako ay tanga, ay, naku, sabihin nyo lang ako gago kaysa yung tanga. Kasi ako talagang trabaho dito mang gago, mang asar. Di ba? Pero yung gagamitin nyo akong, content nyo, tapos sabihin nyo akong, mura-murahin nyo ako, huwag nyo lang akong sabihin tanga o kaya uneducated. Kasi nga naman, pagdating sa academic, ha, hindi ako patatalo sa inyo, uy, diva, IQ, pagdating sa IQ, uy, hindi nyo ba alam na lahat ng mga matatalino, yung mga scientist, kaya nga tawag sa kanila, mad scientist eh. Kaya nga sabi sa kanila, sila eh, may kulang-kulang na hindi, walang kulang-kulang, nasobrahan. O, mas maganda na yung nasobrahan, para sa pagkain, mas maganda yung baboy kaysa yung kalansay, no? Kaya ako, doon sa mga baboy, okay lang yun. At least, kahit wala na kayong makain sa isang buwan, isang taon, hindi pa rin kayo maging kalansay kasi punong-puno kayo ng vitamin sa katawan, punong-puno kayo na taba. Alright, kailangan kong bumili ng maraming mga gulay-gulay naman, mga carrots, mga kung anong gulay, para hindi na lang puro ako, karne. Diyos ko, mga high blood na ako, puro steak, puro beef, gulay naman. I'm gonna store them first inside the fridge para magiging fresh pa rin lagi. Ay, meron pala akong binili na yun? Itlog na maalat, kaso kinulay ng iba, parang maroon. Ay, sarap na mga kamatis, ayun. So I'm gonna eat this raw. And of course, itong, itlog na maalat. Ba't kaya ganito kulay? Di ba usually pink? Maroon ang ginawa. And of course, calamansi. Mas maganda na lang yung ganito, oh. Balaman, diva. Punyeta. Please don't forget to subscribe and push the bell button for more videos. Thank you.